But unto the Son he saith, Thy throne, O God, is forever and ever. A scepter of righteousness is the scepter of thy kingdom. Thou hast loved righteousness and hated iniquity. Therefore, God, even thy God, hath anointed thee with the oil of gladness above thy pillows. Sabay-sabay po. And thou, Lord, in the beginning hast laid the foundation of the earth, and the heavens are the works of thine hands. Let's pray. Panginoon, maraming salamat sa bagong libro na naman, Panginoon, na aming aaralin every Thursday afternoon. We pray na kayo po'y ingat sa bawat isa, magkaturo, i-prepare amin at turuan kami, Lord, Panginoon, yung banal na spirit ng Panginoon, especially yung lingkod. We pray na bata, Lord, especially, matuto, kahit minsan medyo balalim to, but papaliwanag naman. So I pray na sila po yung pay attention, mag-excited sila, Panginoon, every Thursday to understand, Panginoon, the book of Hebrews, Panginoon. Yung malulati, in Jesus' name we pray. Nakawa po na po, okay. So nag-umbisa po kami ng book of Matthew. Sino, inabutan nyo na ba yung Matthew? Yung malala. Kayo, Chelsea. O Acts na yung inabutan nyo? Pag Thursday. Naalala? Sige. So, Thursday, Bible study kayo tayo, kaya Bible talaga. Do pag sarap ng Bible lang. Kasi, alam nyo, pag hindi Bible lang inaaral natin, si Pastor, pwede magturo na kung ano-ano eh. Ano yung gusto ko ituro ngayon? Do, ganun tayo, topical pag Sunday morning. Okay? Then, madalas nga tumatawid yung Sunday afternoon. Pero ngayon, isa yung Hebrew sa mga sabihin natin medyo malalim. Pero pag inaral mo to nung bago po ako, kung ano yung malalim, yun ang inaral ko eh. Romans, yan lagi naalala ko. Romans, and then Ephesians, Galatians, and then Revelation, hindi ko tinatouch dati yun nung bata ako. Kasi nga, mahirap intindihin eh. Pero nung nalaman mo, naintindihan mo, hindi pala mahirap. Okay? Pero dito kasi sa Hebrews, napakarami dito ang mga bagay na kailangan nyo rin maintindihan at malaman. Okay, actually maganda, makabisado nyo pa. Okay, sino dito iniimbita ng mga iglesia ni Manalo? Sino sa inyo? Okay, dito madadaanan natin. Binigyan ko na kayo sa John 1, di ba? John 1, 1, John 4, 1, 14. So, ang turo ng iglesia ni Manalo, ano, si Kristo tao lang, sobrang mali. At kahit ano pang sabihin, at gumagawa sila ng mabuti, si... Hindi ko alam, may nasolwi na ata akong ano eh. Dating doon eh. Eh, syempre, alam ko, minsan ina... sa pinefriend ko yung mga yan eh. Kaya ngayon, hitang-hita ko yung mga propaganda ng dating daan eh. So, ginagawa ng dating doon, puro good works. Talagang, ako, marami na rin silang pera ngayon eh. May sarili silang ganyan, may sarili silang stasyon. Kasi yung nag-public service sila. So what? Diba? Catholic eh. Lalo yung Catholic. Mga orphanage yan. Napakalalaki. Diba? So, ibig sabihin, magaling na sila. Ganun ba yun? Pagdating sa church, hindi. Kasi pinaka-importanting bagay sa church, una, maligtas ka. Diba? Eh kung hindi nga tama yung kaligtasan nila eh. So parang... sinasabi ko nga sa inyo, di ba, yung nag-iipong ka ng rewards, hindi ka naman pala pupunta sa langit. Anong sensei, anong saysay nun? Nakita niyo yung meme sa Facebook? Diba, oh, patay ka na, di ba? O sige, iwanan mo lahat yan, ha? Yung kaluluwa lang pupunta sa impyerno. O kung sa langit ka, sa langit. Pero yung naipon mo dito, kung di ka naman ligtas, actually kahit ligtas ka, yung mga makalupang, ano mo, yaman mo, iwanan mo yan, di ba? Sinong ganun ang problema dito? Wala, okay lang yan. Ha? Pero minsan, kayo, kahit kayo, mga pinagkakabalaan nyo, ano yung pinagkakabalaan nyo minsan? Nga, salamat nga, dito kayo sa church. Pero yung iba, na-imagine ko na lang ano yung pinagkakabalaan nyo. Pag wala kayo sa church, diba? Ano kaya, napaka-importante siguro nun. Sige, bigyan nga tayo ng ano. Nagbabantay ng tindahan. Okay. Ito, Brad. Sabihin ko sa'yo. Yung mga Kristiyanong, katulad ako,
Diba lahat nagtatrabaho ngayon, office hours nga ngayon eh. Pero pinapakiusap ko yun na pagkatapos pagkatapos ko mag-preach, saan ako babalik sa trabaho ko, di ba? So, ganun din. Pag may tindahan ka, meron kang business, marami dyan. Actually, tingnan nyo sa Facebook din. Kung may mga matino kayong friends, ha, ginagawa nila, sinasarado nila yung kung ano man yun. Pag Sunday, Sunday is for the Lord. Ganun. At naghirap ba sila dahil doon? Napalagay nyo, paghihirapin ka ng Diyos dahil ginawa mo yung gusto niya. Palagay mo, Desiree. Kunwari, ginawa mo yung gusto ng Diyos. Maghihirap ka ba dahil ginawa mo yung kalooban ng Diyos? Pwede. Pero madalang. Madalas sa hindi niya gagawin yun. Kung sakaling gawin niya lang yun, talaga sinusubukan ka lang at may hinahanda siyang mas matindi sa'yo. Pero bihirang-bihira yun kasi pangako niya yun, magsipag ka, magtapat ka, tapos maghihirap ka. Eh, sino susunod sa Diyos? Diba? So, hindi ganun yun. So, kaya ang ginagawa ng Diyos, nangangako siya sa atin, ito gawin mo. Pag sumunod ka, pagpapalain kita. At pag nakita mo yun, ihinto ka pa ba? Nakita mo, pinagpala ka niya, tapos namatay lahat ng ano mo. Eh, si Job na, namatay lahat ng anak mo eh. Anyway, extreme kasi yung si Job. Diba? Kilala niya talaga ang Diyos eh. Pero, tayong mga medyo mahina lang, sa palagi mo, titisurin ka ng Diyos. Siya mismo yung naglagay ng bagay na para huminto ka, ganun? Hindi. Kaya pagdating sa trabaho, sa hanap buhay, sa pag-aaral, nakong, pastor, hindi mo na, pastor, magdo-doktor ako eh. Maglaki ko eh. Palagi mo, hindi ko naintindihan yon. Pag-usapan natin, anong, ba't mas importante pa ba yan sa church? Pastor, yun ang pangarap ko sa buhay eh. Yung pangarap mo sa buhay, nagbabago. Alam nyo ba yun? Kaya iba, gusto maging doktor, iba, businessman. Yung pastor, di yung pinapangarap eh. Alam nyo ba yun? Yung iba, iwan ko. Pero ako, hindi ako nangarap maging pastor. Hindi yan something na, ay, gusto ko yung pastor. Nagawin ko rin yun. Hindi ko yung plinanong planong-planong. Gusto ko na sabihin, may mga plano kayo minsan, nagbabago. Bakit? Depende. Ngayon, di ba, gusto nyo mag-doktor dati. Na-realize mo, iba pala yung gusto mo. Na, o wala kang pampadoktor. Ganun yun eh. Mahal pala yan. Ano pa? Dati gusto mo maging artista, natuklasan mo, mga bakla pala yung nagpapatakbo ng Hollywood. Mga sira pala ulo niyan. Gusto mo pa ba yun? Eh, matinong ang Kristiyano. Magbabago yung plano mo sa buhay. Tama? Gusto mo mag-abroad, kaso hindi ka pala marunong mag-English. Kaya, hirap ka. Di ba? Nagbabago yan. Marami, mga babae natin, gusto mo maging doktora. Ganun din. Eh, na-inlove ka sa isang lalaki na sabi, gusto ko yung asawa ko, walang, gusto ko sa bahay lang. Anong gagawin mo? Naimili ka, di ba? So, kaya yung iba, nagbabago ang plano natin. Kaya wag na wag nyong, mga bata. Yung iba, ganun ang ginagawa kasi. Di ba, pag nag-soul winning tayo, kaya maganda yung nag-soul winning kayo, sumasama kayo. Sari-sari yung sabihin, ay, hindi kami makikinig niya kasi ganito kami, Catholic kami, Iglesia kami. So, what? Anong kinalaman nun, di ba? Disconnect, alam nyo ba yan? Ganito. What? Anong kinalaman mo, may Catholic ka, ligtas ka ba? Yun ang share namin, hindi ka naman namin kukonvert eh. Pero kasama na rin yung kung sakali, di ba? Pero hindi masama yun una sa lahat. Pero ang pinunta namin dyan para maligtas ka, yun ngayon kung Catholic ka, Iglesia ka ni Manalo, Muslim ka, wala akong pakialam, ligtas ka ba? Ang ina-appeal natin sa kanila yung konsensya nila, di ba? Ngayon, mas gusto nila nga, wala akong pakialam. Siyempre, iwanan natin, amen? So, ganun din kayo mga bata. Pag sinabi niyo, anong gagawin ko bukas, next year, dahil ito ang plano ko, lahat ng bagay na gagawin ko para mapunta doon. Ang daming ilang beso narinig yan kahit saan, di ba? Whatever you dream of. Right? Sa mga inspirational, tsaka yung, niloloko rin kayo niyan. Ang ganda nung isang napanood ko rin na, niloloko ka niyan kahit yung mga mayaman.
kahit yung oran, nag-testimony si ganyan. Mga bata, ganito sabihin ko sa inyo, ako ay dating mahirap at yumaman ako kasi gusto ko yumaman kahit anong mangyari ng isipin ko. May mga ganyan yung testimony. May iniwala ka ba? Diba naiiniwala eh. Kaya ba, asan na asan sa atin? Kasi mga mag-preach daw tayo. Diba, namamak yan eh. Minamak tayo yan eh. Hey, preacher, don't preach. Ano yan? Papa, don't preach. Ano man yan? Minamak nila yung idea ng preaching, pero really, effective ang preaching at sila mismo, ginagawa rin nila. Andaan nyo yan. So, lumayo na tayo ng konti. Pero yung sa pangarap nyo sa buhay, pastor, yung mga lolo ko, lola ko, itong pangarap sa akin eh. Ang Diyos, anong pangarap sa'yo? Yun ang tanong mo. At kung wala ka sa church, madalas, o kung medyo-medyo lang, matutupad kaya yung pangarap ng Diyos sa'yo? Siguro, baka, yun nga, doon mo na i-apply yung sinasabi nila na kahit anong gawin mo, o itong pangarap mo, abutin mo yan kahit anong humarang sa'yo dyan, si Batman yan, o tangke, punta ka pa rin doon sa pangarap mo, di ba? I-apply mo yun sa pangarap ng Diyos sa'yo, tsaka pangarap mo sa Diyos, huwag sa kong, di ba? Gusto kong maging seaman. Sige lang, kung gusto mo. Subukan mo, pero yung mas importanteng bagay, anong gagawin mo? Ano yung gagawin sa mas importante? Huwag mong hayaan yung mas importante. Ganun lang kasimple yan eh. Bata pa tayo, inaaral nyo na yung greater than, less than, di ba? Ngayon, alam nyo yan. Kaya every time na church time, ha, isipin nyo lagi sinasabi ko ngayon. Anong mas mahalaga? Module o church? Module, pwedeng unahin, pwedeng ihuli. Pero may appointment tayo, di ba? May oras lang naman tayo sa church. Ano pa? Naku, yung girlfriend ko, kailangan kong ano, samahan. Sama mo dito, yun, the best, di ba? Lagi sinasabi ni Brother James. Mag-date kayo dito, natuto pa kayo, lalo kayo may love sa isa't isa. Alam nyo ba yun? Kasi alam nyo na kung saan kayo pupunta eh. Kaya ako, pasalamat ako sa pastor namin. Wala akong alam sa buhay, alam ko lang, alam mo na yung alam ng mga bata, di ba? Anong alam mo? Wala. Pero nung iyaya ako ni Ma'am Mia niya sa church, doon ako natuto, na doon ako natuto. So ngayon, mas okay, di ba? So habang nag-aaral kayo sa church, yan, Stipe, pangiting-iting na rin. Nag-iisip ka na ba ng ganun? Yes. Lahat naman kayo, di ba? Sabi ko nga sa inyo, normal yun. Ang problema, handa ba kayo, di ba? Pag dumating kayo sa ganong edad, handa ba kayo? Napalayo na tayo ng gusto. Kasi ini-inspire ko lang kayo mga bata na hilig, kahiligan nyo yung church. Di ba? Yung mga excuse na narinig ko, doon nga, Jeff. Yan. So, hindi ako mahilig dyan, Bible study. Hindi mahilig. Sinabi ko bang kahiligan mo to? Bible study lang para matuto muna, di ba? O, church tayo, hindi ko hilig dyan. Galing. Galing ng excuse. So, pero actually, pag nakahiligan mo na to, ay mas maganda yun. Yung tipong hindi ka pwedeng wala sa church. Ganun yun, di ba? So, anyway, maninibago ka na pag wala sa church. Kaya, umpisa natin to. So, napakalalim kasi ito, pero pag naintindihan nyo yung ano ng Hebrews, pag nagbasa kayo ng background ng Hebrews, laging ganyan ang ano eh. Napakalalim nito. Napakagaling ng gumawa, nagsulat nito. Kasi ngayon, naaralin natin. Amen? So, talo pa yung nag-aaral sa Harvard na yan. Anong pinag-aaralan nila dun? Puro pang sarili, puro magpapayaman. Bandang huli, marami na silang pera. Ngayon, nag-divorce daw si ano, Bill Gates ah. Hindi ko alam, hindi ko pa inaalam. Yung mga totoo eh. So, bayaman siguro eh. Hindi ko alam. Atheist yun, yung babae, Catholic. So, ewan ko. Anyway, so, umpisa natin. So, sabi nito, God who at sundry times, hindi nyo nabasa yan, no? Sundry. And in diverse manner. So, medyo iba yung spelling ng diverse dito, di ba? So, ngayon, meron ng iyan. Yung ngayon, dati wala pa.
Pero kung sinabing diverse, ibig sabihin, hindi yan yung dumadive, ha? Ibig sabihin yan yung iba-iba, diverse, di ba? Diversified. Pag sinabing sundry, ibig sabihin, iba-iba lang. Okay, iba-ibang times. So, kung alam nyo po yung ginawa ng Diyos kasi, di ba? Naaral natin yan, eh. Sa Genesis, kaya nga sabi nung iba, mayroon daw mga dispensation na. Yes, yung dispensation. So, in a way, naintindihan ko yung pinanggagalingan nyo. Hindi ko lang gusto talaga yung mga naging nagsanga-sanga na yung kanilang doktrina. In a way. Pag sinabing sundry times, ibig sabihin, dati, datas, yung medyo matagal na dati. So, sa Kings, di ba? Sa panahon ni David, panahon ni Abraham, panahon ni Hezekiah. Sino ginagamit ng Diyos para maipag-usap sa tao? Prophets. Very good, di ba? So, si Abraham, prophet yun. Si David, prophet yun. Di ba? Si Solomon, prophet yun. Talagang mga, hindi yun yung mga minensyon ko yun, hindi yung ganun kasikat na prophet. Ang talagang mga sikat na prophet na title, si Isaiah, Jeremiah, kasi talagang more on preaching sila. At minsan nga, yung mga mangyayari, hindi pa nangyayari. Okay, so yun ang ginagawa ng Diyos. Sa panahon ni Moses, sino kinakausap ng Diyos? Sa panahon ni Moses, actually lahat. Pero ang pinakamalinaw na kinakausap niya, si Moses. Kasi binigyan siya ng sukat, oh, ito yung sukat niya, ha? Ganun kadetalyado, kaya kayo, ganito, sabihin ko sa inyo. Sa church na katulad ng meron sa atin, actually kahit saan dyan, eh. Ang dami nagka-claim dyan, sila, Kristiyano. Diba? Ligtas din ako. Kinakausap ka ba ng Diyos, Jubal? Kinakausap ka ng Diyos? Hindi. Okay, tamo na. Magbabasa ka ba ng Bible? Hindi ka ba pinapahiya pag ginaganto kayo? Ibig sabihin ko lang, para mag-reflect kayo, hindi tayo katulad ng Catholic na si yung pare, ganyan ang ganyan. Wala pa kailang mong... Nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, kaya expect nyo talagang nagtuturo, teacher. Amen? So, lahat ng tao kinakausap ng Diyos? Pwede mo sabihin, oo, pwedeng hindi. Sabi nga sa Psalms 19, di ba? Ano sabi doon? The heavens declare the glory of God, and the firmament showeth his handiwork. Pinapakita ng Diyos, nagsasalita siya sa pamamagitan ng kanyang nilikha. Very good, di ba? Kaya sabi doon, there is no place, there is no speech nor language where his voice is not heard. So, kinakausap tayo ng Diyos. Kasi anong pagkakaiba? Ha? Kung ano yung sinasabi at kung ano yung message, tama rin yun, o yung naiintindihan. Kasi minsan, katulad ngayon, nasa church kayo ngayon, ilang bang nagtuturo? Isa lang naman, di ba? Pero pag uwi nyo ba sa bahay, pare-pareho kayo naiintindihan? Lahat ba kayo magbabasa na ng Bible? Lahat ba kayo lagi na sa church? Kasi yun ang sinabi. Hindi pa rin, iba-iba yung take nyo sa salita ng Diyos, di ba? Tsaka salita ni Pastor, di ba? So kasi yung iba nga, konti lang yung excitement, yung iba hindi masyado nakikinig, yung iba, understandably, mga bata pa eh. So hindi lahat ng naintindihan ni Stephen, maintindihan din ni Regine. Di ba? Ni Ashley. Sa kanilang, hindi pa yung pare-pareho. So ang tanong na lang ngayon, paano ko makukuha yung pinakamaraming dapat kong makuha? Di ba? Kaya may mga biruan eh. Nung nagsabog ng katalinuhan ng Diyos, nasaan ka? Kaya pala, wala ka na kung yung mga ganun biruan. Ang Diyos nagsasabog ng katalinuhan niyan every Sunday and actually every day. Amen? Pero sa ganito sa atin, sino yung makakaintindi ng lubos? Siyempre, nakikinig, di ba? So, balik tayo sa kanina, sasabi ko, nung una daw, ang tagapagsalita ng Diyos, bukod sa, siyempre, sa sun, sa moon, stars, yung mga malinaw, siyempre, mga profeta, very good, di ba? So, mas kilala nila ang Diyos, nakipag-usap sila sa Diyos, makikilala at malalaman nila. Anong gusto ng Diyos, anong gagawin nila? Sa sarili ba nila yon? Siyempre, papamahagi nila kahit minsan mahirap. Yun yung part na mahirap eh, kasi aagalitan ka na ibang tao. Pero pag alam mo yung sinasabi ng Diyos, yun, sabihin mo sa iba, di ba? So, ganun yung mga propeta. Salamat sa mga propeta. Karamihan ng propeta, ang mga lingkod ng Diyos, actually lahat. Hindi madali ang buhay. Okay, kilala niya si Ezekiel? Sino si Ezekiel?
So isang sa mga major prophet, anong ginawa ni Ezekiel? Daming Ezekiel dito. Isa na lang. Anong ginawa ni Ezekiel na ayaw mo? Nabanggit ko na dati ito eh. Alam niyo ba ginawa ni Ezekiel? Kasi ang mensahe ng Diyos sa Israel, saka sa Judah, masasakop kayo. Yung Israel noong panahon, nasakop na eh. Pero hindi nila alam kung gaano katagal. Actually, hindi na nga bumalik yung ano eh, Israel, di ba? Pero yung Judah, masasakop siya ng 70 years. So, anong ginawa ni Ezekiel? Nakalimutan ko yung number sa Israel eh. Parang 300 plus, halos isang taon, nakahiga lang siya sa kaliwang ano niya, side. Gusto mong gawin yon? Nakahiga lang siya, tsaka dyan, yung gustong saan siya nakikita ng tao. Ang hirap maging pupeta, amen? Amen. Eh, lalo naman sa Isaiah, alam niyo ginawa Isaiah? Alam kayo akong sabihin eh. Nag-preach siya ng ubo. Sa mga lalaki lang ha. Para mapakita niya yung mensahe ng Diyos, ganito mangyayari sa inyo pag di kayo sumunod. Ngayon, ang gaganda ng suot nyo. Pag ginera kayo, pag naging naaalipin kayo, ano mangyayari sa inyo? Diba? Kawawa kayo. Ano pang ginawa ni Ezekiel? Kumain siya ng pupo. Diba? Gusto niyo maging propeta? Ang hirap. E Jeremiah, kinulong, binilanggo, ginulpe. Kulang na lang, patayin siya eh. Diba? Si Paul. Masarap lang buhay si Solomon eh. Pero malitang ano nun, reward sa langit nun. Amen? Mas malaki reward ni ano, ni Elijah kay Solomon. Dito mayaman ni Solomon eh. Doon baka mas mayaman pa tayo kay Solomon doon. Amen? So yun ang ginagamit ng Diyos. So again, pinapabatid ng Diyos sa kanyang mga lingkod, mga propeta. Yung gusto niya, tapos kung ano yung gusto nung sabihin ng propeta, yun ang sabihin niya. Pero pagtapat siya, siyempre, sasabihin niya lahat. Pero nangihina rin po mga propeta. Amen? At yung ibang bagay, hindi nila maintindihan. So, pag hindi nila maintindihan, masasabi ba nila sa ibang tao yun? Pwede rin pag nakabisado nila yung sinabi ng Diyos sa kanila. So, si Daniel, ganun. May mga bagay siyang hindi naintindihan, pero pinasulat sa kanya, hindi ko maintindihan. Anong sabihin nito? Sulat mo lang. Amen? So, ganun lang yan sa mga propeta. Okay, huwag kayo magsusulat ng Bible niya. So, pero sabi dito, had in this last day spoken unto us by his son. Okay, so sinong mas close sa akin? Kunwari, meron akong mga katrabaho ko. Magaling yung mga katrabaho ko eh. Pag may church tayo, iiwanan ko na yun. Sabihin ko, kayo muna ha. Magaling yan eh. Pero sino mas nakakilala sa akin? Si Stephen o yung mga office mate ko? Yan, lalo kung medyo lumaki na siya, nag-mature na, alam niya yung ginagawa ng tatay niya, alam niya yung gusto ng tatay niya. Tapos sabihin ko, oh Stephen, ikaw na mag-preach dyan. Oh Stephen, mag-soul winning ka doon. So kilala niya ako, di ba? Sino ba tatay mo? Mas kilala niya ako. So si Jesus, ay mas kilala niya yung Diyos Ama, di ba? So anong nangyari dito? Medyo may kailangan kong explain sa inyo eh. Si, hindi pa kayo sumusunod sa mga politiko, di ba? Bata pa kayo eh. Pero yung kailan lang nagkaroon ng ASEAN summit. Okay, mga leader ng mga, parang may mga multo dito. Yung, makinig lang, makinig. Pag hindi nyo maintindihan, makinig pa rin. Ganun ang ano dyan, ha? Huwag nyo papagalahin yung utak nyo, baka di na bumalik. Ha? So, ano ba ako? Yung sa ASEAN. So, mga leader ng mga bansa yon mag-meeting-meeting sila. Iba ko, walang pinag-meetingan. Pero supposedly, syempre, kung ano yung makakabuti sa grupo, di ba? So, minsan, hindi pumupunta yung presidente dyan pag medyo, ano lang, mag-uusap lang naman sila. Pinapadala nila yung mga gabinete nila. Okay, lang yung gabinete. Ng representative. Kunwari lang, gusto kong bisitahin si Denver, may sakit. Nasa Bible kasi yun, di ba? May mga sakit na membro. Diba? Hindi pa pala member to. No? Pero binibisita yan para pag-pray. Ganun yun. Kaso busy si pastor, may gagawin. May gagawin ako. So pinadala ko doon ngayon si Brother James. So ano yung sabihin nun? Hindi na kita mahal, ganun ba yun?
meron pa rin, di ba? Pero ibig sabihin, mas importante yung involvement ko ngayon, di ba? Pero pag ako mismo yung pumunta sa inyo, anong sabihin nun? Mahalagang mahalaga sa akin. Yun ang sabihin nun. Amen? So kaya dati, ang mga propeta lang, mahalaga rin yung Diyos. Mahalaga rin sila sa Diyos. Amen? At saka yung mga tao, mahalaga rin. Pero pag pinadala ko na dyan, di ba? Yung anak ko na mismo, pinadala ko. Kilalang kilala ko niyan. So ano yung sabihin nun? Kung dating mga panahon, yung panahon ni Abraham, ni Noah, gusto na ng Diyos na makilala siya ng tao. Kaya ginagamit niya yung mga propeta. Pero nung dumating na si Jesus, anong pagkakaiba nun? Eh, pareho lang naman messenger yan. Hindi pareho yan. Yung isa, anak ko eh. Diba? So, kilala ako niyan. Kamukha ko nga yan eh. Diba? Madalas. So, ganun siya sabi dito. Nibigyan ko lang idea para nag-umpisa tayo sa Book of Hebrews, maramdaman niyo yung intensity nito, no? So, dati, okay yung pinapadala niya yung mga propeta para makilala ng tao ang Diyos. Yun ang objective, no? Maligtas sa mga tao, makakilala sa Diyos. Pero mga huling panahon, itong yung katatapos na natin na Acts, di ba? After si Jesus ay mag-ascend, di ba? Pumunta siya mismo dito sa lupa. So, yung sabihin nyo, talagang mahalaga tayo sa Diyos. Amen? Alam niyo Romans 5:8? Bisado nyo pa yun? Analis na pala dito. But God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Hindi mo papahamak yung anak mo, pero kung mahal na mahal mo, ililigtas. Kunwari lang, si Benz. Mahal ko si Benz, kaso ang makakapagligtas lang sa kanya, Stephen. Kailangan mamatay ni Stephen para maligtas si Benz. Gagawin ko ba yun? Siyempre, mas mahal ko yung anak ko eh. Diba? Bahala ka na. Ganun yan, diba? Pero minahal ng Diyos si Jesus. Sa bagay, alam niya namang mabubuhay magmuli. Pero ibig sabihin lang, talagang minahal tayo ng Panginoon. Amen? So ngayon, nung pumunta na dito si Jesus, talagang mahal niya tayo at gusto niya maging malinaw lahat. Hindi niya yung parang ang labo. Sinabi ba talaga ng Diyos yan? Dami naman yung propeta. Wala namang ibang ano dyan. Ultimate na propeta. Ito na yun. Si Jesus. Ulitin ko, had in this last day spoken unto us by His Son, whom He hath appointed heir of all things, by whom also He made the world. So malinaw, di ba? Parang sa Colossians 1:16-17, ang sabi doon, sinong gumawa lahat? Paulit-ulit, di ba? Siyang gumawa, si Jesus, John 1. Siyang gumawa ng lahat. Ito, sinasabi na naman dito, inappoint ng Ama ang anak, at siya ang gumawa ng lahat. O parang sinasabi pala ito, whom also He made the worlds. Okay? So, matindi to. So, hindi basta-basta Jesus. Huwag kayong papayag ako pag, yun nga, mga kulto na yan. Sabi mo, pasto, pare-pareho lang naman yan eh. Anong pinagkaiba nyo sa mga Jehovah's Witness? Anong pinagkaiba nyo sa Seventh-day Adventist? Ang laki. Lalo sa bagay na to, si Jesus sa mga Baptist, siya ay Diyos, makapangyarihan Diyos, equal sa Ama. Anong gagawin ng mga iba? Hindi, maliit lang siya na Diyos. Ay, hindi siya Diyos, tao lang. Ay, ano siya? Mas mababang Diyos. Hindi totoo yun, kasi sinasabi sa atin dito, sabi dito, who being the brightness of His glory? Okay, sinong pinakamukha ko sa mga anak ko? Alam niyo ba? Stephen talaga? Okay. Hindi naman ako masama loob, no? Ewan ko, masama loob niya. Pero ganun talaga yan ang mga anak, di ba? Sino daw yung, ano, ang Diyos Ama ay napaka-makapangyarihan, napaka-banal? Sino yung pinakamukha niya? Eh, wala naman siya ibang, di ba, bigati, only begotten Son of God is Jesus. Kaya sabi nito, who being the brightness of His glory? Kung humahanga ka sa Diyos, humahanga kay Jesus. Amen? Yan siya sabi dito, kaya never yung i-reduce. Huwag kayong papayag mo may kulto dyan na sabihin si Jesus, ganyan lang yan. Eh, di ba, mas mataas ang Ama sa role yun. Napaliwanag natin sa Sunday School, di ba? Sa kanilang role, mas mataas ang Ama kasi siya ang authority, kasi nga Ama. Nagsasubmit yung anak, pero sa pangyarihan, pagiging Diyos, pareho sila. Kailangan din maintindihan yun. Upholding all things by the word of His power. Ito, lalim nito. Kaya sabi ko, di ba, tama kalayo dito eh. Gusto ko sana umabot sa verse 8 eh. Anyway,
Anong sabihin ng upholding all things by the word of His power? Example ako, kunwari, nag-vacation ako. Okay, yung mga anak ko lang dito, si Mrs. andito. Oh, pag araw-araw, babasakin ng Bible, ah. Oh, sige po tayo. Sige, alis na ako. Pag wala na ako dito, pa-chat-chat na lang ako. Sa palagi, magbabasa pa ba yun? Depende sa kanila. Pero malamang sa hindi, ano nangyayari madalas? Pag may inutos dito, tapos wala na yung, alam mo na. Diba? Kahit sino pa yan, kahit yung mayo, kahit sino pa yan. Pag wala na siya doon, wala na nagsasabi, oy, ayusin niyo yung trabaho niyo. Ano mangyayari? Madalas sa hindi, hindi na mangyayari yun. Okay? So, madalas sa hindi, yung sa salita lang, nangyayari yung dapat mangyayari. Amen? Kaya sinasabi dito, upholding all things by the word of His power. Kaya sinasabi ngayon dito, kung wala pa lang Diyos, ano mangyayari sa libutan? Ano na mangyayari? May sira na. Diba? Yung mga tao, mamatay na sa virus lahat. Kasi papangit ng papangit, alam niyo ba yung sinasabi nila sa thermodynamics? Yung second law of thermodynamics, kalimutan ko yung term. Basta ang talagang ang finding ng science dyan, lahat ng bagay, nag-uumpisa sa maganda, tapos pasira ng pasira. Nag-deteriorate. Entropy ba yun? Kalimutan ko. So, ganun niya. So, ngayon, bakit kaya medyo malalim to? Kaya pala tayo nabubuhay pa, di ba, yung mga ibang tao dyan, takot na takot, magisira ng earth. Kaya kailangan, pangalagaan natin earth. Maganda yung pangalagaan, pero pag sobra-sobra na, parang ikaw na yung tagapagligtas, di ba? Yung ibang mayaman, ganyan yan, pasikat yan eh. Gusto ko. May project ako. Si Bill Gates na naman yan. Sabi ni Bill Gates, gusto ko by 2030, parang gano'n, mayroon silang goal na matutupad. Parang siya na yung savior of the world, di ba? Kasi natatakutin ka niya, kapag di natin ito ginawa, magkakaroon ng yung mga malindo, lalakas. Narinig niya yan, di ba? Lalo pag lagi may load. Kahit sa TV, yung nagkakakitaan nila yan. Yung mga earth hour na yan, kaysa gano'n. Global warming. Natutunaw na yung mga iceberg. Pakita sa'yo, talagang natutunaw talaga. Ang bilis. Hindi pinakita sa'yo, after ng winter, muna naman yun. Diba? Ozone layer talagang, ngayon, nakakabawi na yung ozone layer. Ikaw alam, yung totoo daw eh. So kung wala ang Diyos, na gusto niya tayo mamatay lahat, patay tayo lahat. Sinasabi ko lagi sa inyo yan, yung ating philosophy, bakit di tayo huminto ng church. Lalo pa tayong dumadami. Diba? Kasi di tayo takot sa virus. Bakit? Kung gusto tayo mamatay ng Diyos, patay na tayo lahat. Yun lang yun. Sa Bible, pag may virus, pag mayroong plague, ang ginagawa nila, tatago sila lahat. Yung iba, yung matatakotin, gano'n. Pero yung mga malapit sa Diyos, kilala nila ang Diyos, anong gagawin nila? Makikiusap sila sa Diyos. Yun ang dapat natin ginagawa. Baliktad itong mga ito eh. Hinto yan, church. O sige po. Yun lang pala eh. Wala na, hinto yung gawain nila tayo. Lalong bumibilis. Amen? Ganun dapat kasi. So kasi ang pag sinasabi nito, upholding things by the word of His power, sabi, pag wala siya, patay tayo lahat. When He had by Himself purchased sin, sins, sat down on the right hand of the majesty on high. So, medyo binibilisan niya dito ano lahat yung mga ginawa ni Jesus. So, yung pinaka-importante, of course, kasi sabi niya, namatay sa cross, di ba? Namatay, nilibing, umunta sa saan? Sa binayaran yung kasalanan natin. Bukod sa cross, sa impyerno, nabuhay siya magmuli. So, ang bilis na, sinabi lang dito ulit, oh, when He Himself purged our sins, siya mismo, hindi siya na inutol, okay, Stephen, oh, linisin mo yung kasalanan nila. Hindi. Hindi kasi pwede. Hindi kaya. So, siya mismo yung namatay para sa atin. Pero pagkatapos noon, pagumpay na siya, di ba? Sat down at the right hand of the majesty of life. Pinapakilala dito sa Jesus. So, siya ay nasa langit na ngayon. Being made so much better than the angels as He had by inheritance obtained a more excellent name than they. So, isa sa mga kilala din ng mga Hebrews, saka tayo din, yung mga anghel, di ba?
Magkakasama yan eh. Alam nyo yung may kantang Makamundo. Sabi doon na, if God has a way. Ano nyo ba yan? What if God has a way? Hindi nyo naitindihan nyo, pero pag tinignan yung lyrics doon, sinasabi doon, ang Diyos, paano kaya kung si Ezekiel siya yung Diyos? Obviously, alam natin dito to yung, pero pag inaawit mo yan, yung mga na, may nakakapakinig, mag-iisip mo nga, no, bakit? Baka Diyos eh, isa lang sa atin. Maloko-loko. Pero sinabi niya doon, sabi doon, and basta sabi doon, kung maniniwala ka sa Diyos, maniniwala ka rin kay Jesus, sa mga angels, sinasabi doon eh. Na bakit sila kinukumpol? Kasi nga, magkakasama yan. Alam nyo ba yun? Kasi nasa Bible sila lahat eh. Kung hindi sa totoo si Jesus, hindi rin totoo yung impyerno. Hindi rin totoo yung langit. Hindi rin totoo yung angels. Hindi rin totoo lahat yan. Kasi magkakasama yan dito eh. Naintindihan nyo ba? So, na late. Kaya sinasabi dito, kasi ang alam ng mga tao, isa sa mga beings na talagang mataas sa order of creation, syempre, yung angel. Ba't sino ba yung angel? Gusto kami. Sino ba yung mga angels? So yung mga angels, yung mga being na hindi tao, hindi Diyos, pero hindi din namamatay, diba? Hindi yan. So, kaya kinukong pa lang ngayon si Jesus sa mga angels. Nakuha nyo na? Ganun yung objective dito. So, sinasabi dito, being made so much better than the angels. So, hindi siya ginawa, ha? Pag sinabing made better, ibig sabihin, sabihin niya, as he had by inheritance obtained a more excellent name than they. So, yun yun. So sa time na Daniel, sino yung angel doon? Si Gabriel, di ba? Si Michael, kilalang-kilala. Di ba? Si Michael, alam mo, saan kinuha yung pangalan mo? Pinakamatinding angel. Ay, pani si Stephen sa akin. Stephen, ano lang eh. Ako, Michael. Kaya ang daming Michael ngayon, di ba? Pagalingan yan eh. Ako si Pedro, eh ako si Michael. Si Michael yung pinakamataas na angel. Okay, hindi siya si Jesus ha. Under siya kay Jesus. Kaya iba naman nagpapangalan ng anak. Ako, si Jesus. Huwag niyong gagawin yun. So, sinasabi na sa atin dito, si Jesus ay mas mataas pa sa mga angels. Kasi nga, ano ba yung inheritance ni Jesus? Siya yung mag-rule later, di ba? Siya yung pinaka-ruler, ultimate ruler. Bago yung ama. Obtained a more excellent name than they. So, sinong mas sikat? Si Michael o si Jesus? Sino mas magaling? Jesus. Eh, si Michael yung pinakamataas na angel eh. Mas mataas nga si Jesus doon, yung pinag-aaral natin. Amen? Ito ngayon yung binigay niyang dahilan. For unto which of the angels said he at any time, thou art my son. Okay? Sino sa mga angel na tinawag ni ng ama na anak? Wala. Kasi mabigat yung pag sinabi kong anak ko to. Di ba? Meron dong pag-ibig, tsaka meron pagmamalaki. Anak ko to, ha? Kaya ako, nakikita mo ba ako? Ako yung kunwari, presidente ako, anak ko to. Kaya mayayabang yung anak ni Duterte, di ba? Nga drug lord pa, walang pakialam. Kasi pinakamalaking drug lord, may mga ano ba si Duterte dito? May DDS ba dito? Ganun, maka ano ka siguro, akino, hindi rin. Loko-loko rin yung mga yan. Dilawan. Okay, so pag gano'n niya, ibig sabihin ng pag sinabi kong anak ko to, ha? Ano ibig sabihin ng, kung kinakatakutan ako, eh, yung pati yung anak ko, kakatakutan, di ba? Sa atin, hindi tayo gano'n. Sila lang yon. Pero meron din talagang ano kasi, may attachment yun, di mo masabing wala, di ba? Okay, dyan pa ba kayo? Hanggit na lang tayo. Mga 5 minutes. So thou art my son, this day have I begotten thee, and again I will be to him a father, and he shall be to me a son. So dalawang statement to, sinabi pareho kay Jesus. Okay? So sinasabi na sa atin ng Book of Hebrews, mataas nga talaga si Jesus.
At kung hindi siya anak ng Diyos, wala rin siya. Pero kung totoong anak siya ng Diyos, huwag niyong babastusin yan. Ganun lang yung sinasabi natin. Amen? Okay. So, abutin natin yung verse 8. Gusto ko mabutin yung verse 8 eh. Anyway, and again, when he bringeth his first begotten into the world, he saith, and let all the angels of God worship him. So, alam niyo ba si Jesus, di ba siya, Diyos, nagkatawang tao. So, inilagay siya ngayon dito sa earth. Ano sinabi niya sa mga angel? Okay, mas mataas na kayo ngayon kasi tao na lang siya. Ganun ba sinabi? Hindi, sabi dito, kung si Jesus ay nagkatawang tao, sinabihan pa raw yung mga angel, sambahin niyo siya. Amen? Kaya kayo, sino tinatamad sumamba kay Jesus dito? Ay, mas mataas ako kay Jesus. Ayaw yung sumamba, ayaw yung sinasamba. Sino dito ang ganito? Ganun ang utak. Eh, samba naman kay Jesus. Nakakanta na naman tayo. Jesus, Jesus, Jesus. Sweetest name I know. Hindi, meron pa akong mas kilala ang sweetest name, yung nililigaw ko. Mas matamis sa akin yun eh. Alam, ayaw mo ibigay kay Jesus yun. Ano ba yun? Pwede mo ibigay sa kanya yun. Amen? Yung worship mo. Amen? Yung pagsamba mo. Bakit ka nasa church? Dahil kay Jesus. Okay yun. Tamang sagot yun. Amen? Amen. Kasi yung mga angel nga, sinasamba siya, ikaw pa. Sino dito mukhang anghel? Ha? Wala nga eh. Sa pangalan lang. Stephen daw, mukhang angel yan eh. Hindi si Stephen Sambo ha. Si ano. Anyway. Sinasabi kay Jesus, kung sasambahin ni ng mga anghel si Jesus, eh lalo kaya tayo, di ba? So, and of the angels, he saith, who maketh the angels spirits, and his minister a flame of fire. Ito na. But unto the Son, he saith, so, yung mga angel matitindi yan eh. Parang kumbaga sa isang army, sino yung pinakamagaling sa army? Dapat ha, sino? Pinakamatabang, pinakamatalino, sino? Yung mga general, di ba? Kaya yung mga general, matindi yan, matapang yan. Dapat. Okay, kilala si Hero Luna. Ay, matapang yan eh. Kamag-anak namin yan eh. Hindi, joke. Hindi Luna po ako eh. Ayun, tapang na, di ba? So, sino sa mga angel yung pinakamatapang? Siyempre, si Michael, pinakamalakas, magaling. Kasi sabi dito, his ministers a flame of fire. Diyan din i-describe yung mga angel. Tindi, di ba? Pero sa anak, ano sinabi niya? Okay, sino mas matindi? Again, yung angels o yung anak? Jesus. Ah, si Jesus. Ano sabi sa kanya? Thy throne, O God! So, si Diyos ba si Jesus? Eh, ano sabi sa Bible eh? Di, mali. Parang tao lang siya eh. Eh anong pinag-ano mo? Ano ba yung... Anong pinagbabasihan mo? Yung utak mo lang. Kung Bible ang pagbabasihan mo, ang linaw dito, ang sabi ng ama sa anak, okay. Ano, Stephen. Anak ko si Stephen, di ba? O anak! Ano bang pwede? Kunwari, ano ba sabihin ko? Kunwari lang, hindi tayo Diyos eh. Huwag dama yun. Kunwari, magaling kami parehong mag-bike. Yan. Kunwari, champion ako, champion din siya. Kaya sabihin ko sa kanya, oy, anak, champion. Kumusta ka dyan, champion? Ito ko tawag ba ng ganun? ano ba mga tawagan? Master! Sensei. Ha? Sensei. The best. Hindi, ano may mga title na ano? Captain o basta mga champion. No? Kamusta ka dyan? Okay ka lang ba dyan, champion? Tatawagin ko ba siyang champion kung di siya champion? Eh, syempre hindi, di ba? Kaya dito, yung ama na Diyos, ama, hindi ako ha, yung Diyos ama, ang tawag niya sa anak, ang trono mo, o Diyos. So, Diyos ba yung anak? Diyos yung tawag niya eh. Diyos ba yung anak, si Jesus? Diyos ba si Jesus? Tinawag siya ng ama na Diyos. Diyos ba siya? O, syempre.
Kasi hindi basta-basta yung title na Diyos. Pag tinawag ka ng Diyos, Diyos ka talaga. Kung ang Diyos ang managtawag sa'yo na Diyos. Okay? Ngayon, mga uso ngayon sa Facebook, Diyos ah. Mabuisit ako pag ganun eh. Makita ko lang doon sa feed, diba? Sino daw Diyos ah ngayon? Sino man yun? Kalokohan yun. Thy throne, O God, is forever and ever. Thy scepter of a scepter of righteousness is the scepter of thy kingdom. Alam niyo yung scepter? Parang ngayon yung hinahawakan nila. Kung alam niyo yung Book of Esther, yung hari may scepter. Pag hinawakan daw ni... Pag hinayaan niyang hawakan ng tao, yung scepter niya, hindi siya mamamatay. Ganun katindi. Kasi may merong, ano yun, may pinipicture yun. Wala akong scepter dito eh. Not the scepter. Lagi kang hawak yan. Yung mga ganun silang ano eh. Alam niyo yung kayo, no, di ba? May... Yan ang alam niyo, di ba? Pero parang ganun din yun. So, meron daw si Jesus na scepter. Actually, sinabi niya sa Genesis 59 ba yun? Sorry, 49. Okay, hanggang 50 lang pala yung Genesis. So, sinabi doon, ipinophesize si Shiloh. Naalala niyo yun? Hindi niyo pa. So, tapos sabi doon yung kanyang kingdom ay hindi magwawakas. Sinabi niya kay David dyan, kay Solomon. So, sino yun? Wala namang iba kundi. Again, si Jesus. At sabi doon, yung scepter niya, hindi lang basta scepter na pamalo or something. It is a scepter of righteousness. May righteous pa ba kay Jesus? Sabi, lahat nagkasala, di ba? Pero si Jesus, nagkasala ba? Hindi. So, tapos na tayo. Yun lang gusto ko sabihin, si Jesus ay Diyos. Makuha niyo lang ngayong hapon yan. Huwag niyo lang makalimutan yan. Amen? Kaya huwag na kayong mag... Kahit invite kayo ng iglesia ni Manalo, kahit bigyan kayo ng bahay, tatlong bahay, mag-church ka lang sa amin, dapat matakot ka rin. Kasi pag ibigyan ka ng ganong kadaming, parang na magsimba ka sa kanila, hindi nila ginagawa yun, in-exaggerate ko lang. Pero lalo ka matakot, ibig sabihin kasi pinapahabak yung kaluluwa mo, no? Gustong gusto ka makuha nun. Hindi mo alam kung ano, si Chelsea kung ano, ito mukhang model to eh. Tangkad. Gusto ka pala nilang maging member. Pupunta ka doon. Kasi baka ma-influensyaan mo yung mga taga-baybay sa pa. O kaya si Geraldine. Kahit di matangkad si Geraldine, ano, leader to eh. Diba? Okay lang yun. May ibang maganda naman kay Geraldine eh. Naintindihan nyo ba? Si Ernel. Papayag ba kayo na lokohin kayo ng kulto? Bibigyan kayo ng kotse, 4x4. Gandang bike. Ex-batalyon. Anong uso ngayon? Ayun, maganda. Trinks. Foxtail. Nag-church ka doon? At tinuturo nila, si Kristo, tao lang. Eh, napag-aralan mo dito, si Kristo ay Diyos, ang linaw. Mag-church ka doon? Hindi, magbibigyan ko lang naman sila. Para bigyan na ako ng bigas. Matakot ka doon, amen? Papahama ka niya, nalinaw dito si Kristo Diyos, sa kanilang tao lang. Catholic nga, kahit o paano, Diyos si Kristo eh. Di ba? Pero mas matindi rin ang Catholic. Iba naman, okay? So, doon muna tayo. Sana, mga kapatid, mga kaibigan, at mga minamahal, bira akong mag-ganon sa inyo. Huwag kayong liliban. Okay ba yun? Pilitin nyo. Module niya, may oras dyan. Pag-uusapan natin. Ang daming churches di pinag-uusapan to. Alam nyo ba yun? Hindi nila tinatouch ang Hebrews, yung Revelation, kasi nga, baka daw magkamali. Eh, tama naman yun. Eh, kaso, tatlong taon, 10 taon na kayong church, di nyo pa alam yung Revelation. Hebrews. Ang daming quotation ng Panginoon dito sa Hebrews. Kaya lalo na amen. So, excited ba kayo? Thursday sana. Yung iba, hindi. Sino excited sa Thursday? Yung iba, hindi. Hindi ko alam, Pasto. Pag-pray mo lang para may tindihan mo. Amen? Dapat kang mag-excited. Okay, let's pray. Panginoon, salamat.
Paganda Panginoon ng tema, ng Hebrews Panginoon, sabi nila, ito napakirapit din din. Hindi na po ito totoo dahil kayo pong Diyos na gusto nyong magpakilala sa amin. So we pray, stick lang kami Panginoon, schedule, yung mga panalangin kami, at kung ano yung kaya na unawain, unawain namin. Panginoon, nagabayin nyo pong bawat isa, talagang mag-isikap Panginoon na alamin ang inyong kalooban, gustuhin, mahalin ang inyong salita. Kahit anong humarang sa amin, Panginoon, kung schedule man niya, kung sinong tao, Panginoon, sa mga bata, Panginoon, at least huwag sila maadlangan. Yung mga adults, Panginoon, kayo po nakakalam namin mga involvements at mga tinatangkilik, we pray na excited kami dahil aralin namin ito sa church. At iniwala kayo, Panginoon, na kay Kilos, pakinabang kami dito, Panginoon. At may share din namin sa iba ito, Panginoon, mawarningan yung iba, especially nangyayari ngayon, Panginoon, dami ng kalokohan, dami ng false doctrine, Panginoon. So we pray na kayo po yung mag-iingat sa bawat isa. Palakasin nyo kami, Lord, ng inyong salita. At maging matalino kami, Lord, kagawin namin sa buhay. Kaya malulati, Jesus name we pray.